Mamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Eleven 41 na po ang ating oras. Masa inyo po ang DZME 1530 balita sa tanghali ngayong araw ng Huwebes, May 23, 2019. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Peter Jumel Advincula alias Bicoy sumuko na sa PNP, Liberal Party at Senator Trillanes ikinanta bilang nasa likod ng ang totoong narcolist video. Liberal Party at Ocho Derecho kaagad na itinanggi ang akusasyon ni alias Bicoy na umano'y pagsangkapan sa ang totoong narcolist video upang pabagsakin ang mga kandidato ng administrasyon. Matapos na sabihing aprobado na, COMELEC kumambyo, nilinaw na hindi pinayagan ang paghalili ni former NYC Chairman Cardema bilang nominee ng Duterte Youth Party List. Mga labi ng Pinay na hinihinalang binugbog at hinalay ng employer sa Kuwait, iuwi na ngayong araw. Isang grupo ng mga OFW tutol naman sa mungkahing muling pagpapatupad ng deployment ban sa nasabing bansa. Kasunod ng pagkadismaya ng Pangulong Duterte, Canadian government nangakong hahakutin ang tonetoneladang basurang itinapon sa bansa sa susunod na buwan. Sa ibayong dagat, tatlong scholars sa Saudi Arabia na inakusahang mga terorista bibitayin sa pagwawakas ng Ramadan. Sa balitang kalakalan, in-export na saging sa unang bahagi ng taon, triple ang itinaas ayon po sa PSA. Sa balitang palakasan, San Miguel Beerman players Ronald Tubid at Kelly Nabong pinagmulta at sinuspinde matapos na manuntok sa Spider-Man incident noong PBA All-Filipino Cup Finals. Sa balitang kalusugan, isa sa bawat pitong sanggol isinisilang na may kulang na timbang ayon sa pag-aaral. Kaya yung mga nanay, papayuhan kung paano raw ito maiiwasan mamaya. Sa balitang showbiz, British actor Daniel Craig ooperahan sa paa matapos na maaksidente sa shooting ng latest installment ng film franchise James Bond. Mula sa DZME News Center, narito ang DZME 1530 Balita sa Tanghali. DZME 1530 Balita sa Tanghali. Mga balitang hinala, sinaliksik, inihanda at sinuri ng DZME News and Current Affairs. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. Kalipunan ng mga pinakahuling pangyayari sa loob at labas ng bansa. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jamie Quinto sa detalye ng ating mga balita. Hawak na ng mga otoridad si Peter Jumel Advincula alias Bicoy ang lumutang sa ang totoong narcolist video na nagdawit sa pamilya Duterte sa kalakalan ng ilegal na droga. Ayon sa Philippine National Police, sumuko si Advincula sa Northern Police District at kaagad itong dinala sa Camp Crame sa Quezon City. Sinabi rin ng PNP na nakatakdang ikanta ni Advincula ang mga nasa likod ng ang totoong narcolist video. Sunod ring dadalhin si Advincula sa Baguio City upang kaharapin naman ang kasong estafa. Matatanda ang kamakailan, lumantad si alias Bicoy sa tanggapan ng IBP sa Pasig City at giniit na may batayan ang kanyang mga akusasyon kaugnay sa illegal na drug trade laban kina Presidential Son Paolo Duterte at Presidential Son-in-Law Attorney Manasseh Scarpio at dating Presidential Aide at Senator Bonggo.
Ikinanta ng sumukong si Peter Jomel Advincula alias Bicoy ang Liberal Party at si Senador Antonio Trillanes IV bilang mga nasa likod ng paglikha at pagpapakalat ng ang totoong narcolist video. Sa isang press conference, sinabi ni Advincula na scripted at pawang kasinungalingan lamang ang lahat ng akusasyong ipinalutang sa limang episode ng ang totoong narcolist. Idinawit rin ni Advincula ang pangalan ni na opposition senators Riza Hontiveros, detained senator Laila De Lima at driver bodyguard nitong si Ronel o Ronnie Junel Dayan. Lubos ring humihingi ng paumanhin si Bicoy o alias Bicoy sa First Family at sa lahat rin ng kanyang bagong mga pinangalanan at sinabing hindi na raw niya kayang dalhin sa kanyang konsensya ang mga kasinungalingan sa ang totoong narcolist. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Kagad namang umalma si Magdalo, partyless representative at defeated senatorial candidate Gary Alejano sa akusasyon ni alias Bicoy na sinabing ang totoong narcolist ay ginamit na estratehiya ng Ocho Diretso upang pabagsakin ang mga kandidato ng administrasyon. Ayon kay Alejano, kakausapin niya ang mga kapwa kandidato ng Ocho Diretso kaugnay ng posibleng pagsasampa ng kaso laban kay alias Bicoy dahil umano sa pagsira sa kanilang reputasyon. Tinawag ni Alejano na kasinungalingan at katawa-tawa ang lahat ng mga paratang ni Bicoy. Samantala, nagbigay na rin ng reaksyon si incoming Senator Bongo na isa sa idinadawit ni idinawit sa video sa illegal drug trade at naniniwala itong sadyang ginamit na kasangkapan sa maruming pamumulitika ang totoong narcolist video. Itinanggi rin ni LP President Senator Kiko Pangilinan ang akusasyon at sinabing nagawa lamang daw bumaliktad ni Bicoy upang mailigtas ang kanyang buhay. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Muli namang nagka-interes si Senator Panfilo Lacson na maaaring magsagawa ng investigasyon ng Senado sa mga bagong aligasyon ni Peter Jomel Advincula alias Bicoy. Ito ayon kay Lacson ay kung magpapakita ng mga ebidensya sa mga bagong aligasyon nito. Matatandaan nauna ng kinansela ni Lacson ang dapat sanang investigasyon sa mga isiniwalat ni alias Bicoy sa totoong narcolist na nagdadawit sa pamilya ng Pangulong Duterte sa illegal na droga. Si Senate President Vicente Soto III naman ay isiniwalat na lumapit na noon si alias Bicoy pero isiniwalat na si dating Pangulong Noynoy Aquino ang sangkot sa ilegal na droga. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Nilinaw ngayon ni Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon na hindi pa nila napagdidesisyonan ang kwalipikado o kung kwalipikado si dating National Youth Commission Chair Ronald Cardema upang mag-substitute bilang first nominee ng Duterte Youth Party List. Taliwas ito sa napaulat na pinaburan na ang last-minute substitution bid ni Cardema. Ayon kay Guanzon, ang nakasaad lamang sa nilagdaang resolusyon ay kung pasok sa deadline ang pagsusumite ng aplikasyon para sa substitution. Mababatid na bukod sa usapin kaugnay ng deadline, question rin ang edad ni Cardema dahil overage na ito upang katawanin ang youth sector. Una nang sinabi ng COMELEC sa pamagitan nitong si COMELEC Chairman Sheriff Abbas na aprobado na ng COMELEC Unbank ang petisyon to substitute ni Cardema dahil sa naisumite raw ito ng dating NYC chair sa takdang oras bago ang eleksyon. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Pabor naman ang ilang mga nagwaging party list sa 2019 midterm elections sa mungkahing pagrepaso sa kasalukuyang party list system ng bansa. Ayon kay Citizens Battle Against Corruption o CBAC Representative Brother Eddie Villanueva, dapat pagbawalan ang mga nasa political power na humawak o kumatawan sa party list. Naniniwala rin sina Buhay Party List Representative Lito Atienza at One Pacman Representative Mikey Romero
na marami pang dapat amyendahan sa kasalukuyang party list law at dapat umanong maging malinaw at alinsunod sa konstitusyon ang advokasya ng bawat party list. Matatanda ang tinawag ni Senator Panfilo Lacson ang kasalukuyang party list sa bansa bilang isang joke kasunod ng umano'y pagkabigo ng mga party list na katawanin ang marginalized sector. Pinuna rin nito ang umano'y pagiging overage ni dating NYC Chair Ronald Cardema sa pagnanais na humalili bilang kinatawan ng Duterte Youth Party List. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Iuuwi na ngayong araw ng Huwebes ang mga labi ni Constancia Layo o Lago Dayag, ang Pinay household worker na namatay sa Kuwait. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nakipagtulungan na ito sa Kuwait Ministry of Foreign Affairs kaugnay ng pagpapauwi sa bangkay ni Dayag at personal rin itong iahatid sa bansa ni Philippine Embassy to Kuwait Chargé d'Affaires Pendocina Lomondot. Hinihintay pa ng Philippine Embassy ang final forensic report sa mga labi ni Dayag habang matatandaang sa inisyal na investigasyon, natuklasan na ang mga pasa sa katawan ng biktima at may indikasyon rin umanong hinalay ito ng kanyang employer. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Tutol naman ang isang grupo ng OFW sa posibilidad na muling pagpapatupad ng deployment ban sa Kuwait kasunod po ng panibagong kaso ng pagkamatay ng isang Pinay na hinihinalang binugbog at hinalay ng kanyang employer. Ayon sa Migrante International, hindi malulutas ng deployment ban ang problema sa pang-aabuso sa mga OFW at mapapalala lamang daw nito ang human trafficking para sa mga Pilipinong desperado makapagtrabaho sa Kuwait na kilalang mayaman sa langis. Matatanda ang kasunod ng pagkasawi ng nasabing OFW, sinabi ng Malacanang at ng Department of Labor and Employment na pinag-iisipan na nitong repasuhin ang Memorandum of Understanding sa Kuwait. Iminungkahi naman ng Migrante International sa gobyerno na sa halip na magpatupad ng deployment ban, umisip na lamang ng ibang paraan upang malutas ang problema sa mga inaabusong OFW. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Kaagad na nga ko ang Canadian government na sa susunod na buwan ay mababawi nila pabalik ang tunituniladang basurang iligal na ipinadala sa Pilipinas. Ito'y matapos na muling iutos ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mabilisang pagpapabalik sa Canada sa kontrobersyal na waste shipment at ang Pilipinas na ang gagastos para rito. Ayon kay Canada's Minister of Environment and Climate Change, Catherine McKenna, sisimulan ang kumpanyang Bolor Logistics Canada ang paghahanda para sa shipment sa mga susunod na araw at titiyakin umanong matatapos ito sa buwan ng Hunyo. Kaugnay nito ay tiniyak ng Canadian government na pinapahalagahan nila ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas at sila rin ang gagastos para sa pagbawi ng tunituniladang basura. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Hands off ang Malacanang sa naging pagharang ng Hong Kong immigration officials kay former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, walang kinalaman ng gobyerno ng Pilipinas sa issue at maaaring bunga lamang ito ng alitan sa pagitan ni Morales at ng Chinese government. Magugunitang noong Martes, hindi pinahintulutan ng immigration si Morales na makapasok sa Hong Kong kasama ang kanyang pamilya dahil umano sa pagiging isang security threat. Sinabi naman ng palasyo na hindi ito maaaring makialam sa foreign immigration laws, ngunit sa kabila nito ay tinitiyak pa rin nilang tutulungan ang lahat ng Pilipinong nakakaranas ng panggigipit sa ibang bansa. Si Morales ay naghain ng complaint at International Criminal Court laban kay Chinese President Xi Jinping kaugnay ng mga pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Nilagdaan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na mag-i-institutionalize sa Pantawid Pamilya Program
o 4Ps. Sa ilalim ng 4Ps, aatasan ang Department of Social Welfare and Development na mamahagi ng conditional cash transfer sa mga kwalipikadong poor households sa maximum period na 7 taon. Kabilang sa mga kwalipikado sa 4Ps, ang mga magsasaka, mangingisda, mga walang sariling tahanan, indigenous people at mga nakatira sa isolated at disadvantaged areas. Bagamat isang kilalang kritiko ng Pangulong Duterte, ipinagpasalamat ng principal author ng batas na si detained Senator Laila De Lima ang pagpasa sa 4Ps Act na ito umanong magsisilbing regular na anti-poverty program ng gobyerno. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Lusot na sa 3rd huling pagbasa sa Senado ang Security of Tenure Bill na layong tuluyang mawawakasan ang endo system sa bansa. Sa botong 15-0, inaprubahan ang panukalang magbabawal sa labor-only contracting o pag-hire sa mga trabahador sa loob lamang ng 5 buwan. Dahilan upang hindi nito makumpleto ang 6 months of service upang maging regular. Sa ilalim ng endo bill, itinatakda lamang sa regular probationary project at seasonal ang workers classification sa bansa. Ang nasabing panukala ay sinertipikahang urgent ng Pangulong Rodrigo Duterte upang matulungan ang daan-daang mga libong contractual na mga manggagawang Pilipino. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Dako na po tayo sa balita sa Ibayong Dagat. 3 scholars sa Saudi Arabia na inakusahang mga terorista bibitayin sa pagwawakas ng Ramadan. Ibabalita sa atin yan ni Harley Valbuena. Yes, Ma'am Jamie, nakatakda nga pong bitayin ang 3 leader scholars sa Saudi Arabia kaugnay nga po ng alegasyon ng terorismo. Ayon sa report ng Middle East Eye, kinilalang 3 bilang sina Sheikh Salman Al-Auda, Awad Al-Karni at Ali R. Omari na i-execute sa pagwawakas ng Ramadan sa susunod na buwan. Si Al-Karni ay isang kilalang preacher at academic author, habang si Al-Omari naman ay isang Saudi broadcaster. Tumanggi ang Saudi government na idetalye ang akusasyon ng terorismo sa 3, habang kinundi na ito ng Saudi opposition at tinawag na uri ng krimen upang takutin raw ang kanilang mamamayan at piliting sumunod. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Sa balitang kalakala naman, in-export na saging sa unang bahagi ng taon, triple raw ang itinaas. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Bakit daw? Julie Baiza, ibalita mo nga. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, simula Enero hanggang Marso ay lumobos sa 1.05 million metric tons ang na-export na saging o katumbas ng 200.72% increase. Lumobo ito mula sa 349,213 metric tons na banana. Ano nangyari? Oh, sige. Ulit, take 2. Ayan, sa balitang kalakalan nga po, lumago ng triple ang in-export na saging ng bansa para sa first quarter ng taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, simula Enero hanggang Marso ay lumobo sa 1.05 million metric tons ang na-export na saging o katumbas ng 200.72% increase. Lumobo ito mula sa 349,213 metric tons na banana export kumpara sa kaparehong panahon noong 2018. Nagtala naman ito ng halagang higit 20 trilyong piso, mas mataas ng higit 170% sa kinita noong 2018. Sa kumpirmasyon ng Filipino banana growers and exporters, sinabing nananatili ang China bilang top importer ng saging mula sa Pilipinas.
Balitang kalakalan, ako po si Julie Baiza para sa DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. DZME 1530, balita sa tanghali. Sa balitang palakasan naman tayo, San Miguel Beerman. Players Ronald Dubid at Kelly Nabong pinagmulta at sinuspindi matapos na manuntok sa Spider-Man incident noong PBA All-Filipino Cup Finals. Muli tayong binabalikan ni Harley Valbuena. Yes, Ma'am Jamie, tama po kayo dyan dahil pinatawan nga ng parusa. Etong sina San Miguel Beerman bench players Ronald Dubid at Kelly Nabong matapos makisali sa gulo kaugnay ng nangyaring Spider-Man incident sa katatapos lamang na PBA All-Filipino Cup Finals. Matatandang sa Game 5 ng Finals, isang audience na naka-Spider-Man costume ang bigla na lamang pumasok sa court sa kalagitnaan ng fourth quarter kung saan nabangga at nasaktan nito si Beerman center at reigning MVP June Marfardo. Hindi nakapagtimpi ang kakampi ni Fardo na si Tubid at sinuntok ang nasabing Spider-Man audience habang sinuntok rin ni Nabong ang isang pinagbintangang kasamahan ng nanggulong fan. At kaugnay po dito, ipinatawag ang dalawa sa tanggapan ni PBA Commissioner Commissioner Willie Marcial at pinagmulta ng tig 75,000 pesos at sinuspindi rin ng tatlong laro para po yan sa nagpapatuloy naman na PBA Commissioner's Cup. Balitang sports, ako si Harley Valbuena na nag-uulat. Para sa DZME 1530, una sa kanan ng impilang may paninindigan. DZME 1530, balita sa tanghali. At sa balitang kalusugan, isa raw sa bawat pitong sanggol isinisilang na may kulang na timbang. Ayon po yan sa pag-aaral. So, mga nanay, paano ho ito may iwasan? Itanong natin kay Miss Jo, the Kalusugan Girl Mariano. Jo. Yes, magandang tanghali sa iyo, Miss Jamie. Higit 20 milyon o isa sa kada pitong sanggol ang isnilang noong 2015 na kulang sa timbang na mababa sa 2.5 kilos. Batayan sa ginawang pag-aaral ng The Lancet Global Health. Nadiskubre rin na 70% sa mga sanggol na may low birth weight ay nagmula sa low and middle income countries tulad ng Pilipinas. Upang makaiwas dito, pinapayuhan ang mga nagbubuntis na maaga magpa-prenatal check-up sa mga doktor upang ma-detect ang mga posibleng dinaranas sa sakit na maaring makaapekto sa timbang ng sanggol. Makakatulong rin ang pagkain ng mayaman sa folic acid tulad ng prutas, gulay at whole grains. Makakatulong rin ang hindi pagbubuntis sa batang edad at pag-iwas sa stress, paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagkapanatili sa kumpletong oras ng tulog. Ako po si Jo Mariano para sa Balitang Kalusugan ng DZME 1530, una sa kanan ng himpilang may paninindigan. DZME 1530, balita sa tanghali. At ang British actor na si Daniel Craig, si James Bond, isa sa mga gumanap na James Bond, o operahan daw sa paa matapos maaksidente sa kanyang latest shooting. Ibabalita sa atin yan ni... Of course, Direk Gav, G.A. Villapuerte. Direk? Yes, hello, hello, hello. Si Janice Jamie at live na live na yung webs dyan sa studio. Malinaw ako dyan. Oo naman. Yes, so eto na nga, Miss Jamie. Sa ilalim sa ankle surgery ang British actor na si Daniel Craig matapos magtamo ng injury sa shooting ng latest installment ng film franchise na James Bond. Ay, batay sa mga report, napilayan daw si Daniel Craig makaraan na madulas habang kinukuha ng isang action scene. Dahil dito ay uupira ng aktor at magpapagaling muna ng 2 linggo. Pero ha, gayunpaman, kinumpirma ng James Bond producers na tuloy pa rin ang production kahit nagpapahinga ang kanilang bida. At mananatili rin ito ang release schedule ng film sa April sa susunod na taon. Wala pang title ang bagong James Bond franchise habang matatandang dami na rin gumanap si Daniel Craig bilang James Bond sa mga pelikulang Spectre, Skyfall, Quantum of Solace at Casino Royale. So, o diba? So, magpapagaling lang din at tuloy pa rin yan, Miss Jamie. Uh-huh. So, ayan na nga, Miss Jamie, mga latest chika at hapnap sa mundo ng showbiz ngayong tanghali mula dito sa Pocket Fly Pasay City. Ako si Jamie Inferte, nag-uulat para sa DZME 1530, una sa kanan, ang hipilang may paninindigan. DZME 1530, balita sa tanghali. Maraming salamat sa iyo, si Direk Gav, G.A. Villapuerte. At sa pamagitan po ng balitang showbiz na yan, tayo po naman ay magpapaalam na.
sa pangalan ng ating mga kasamahan, si Harley Valbuena, at nandiyan din syempre si Ms. Julie Baiza at si Ms. Jo Mariano, at si Emil Basco at Engineer Alex Puentes. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang tanghali, Pilipinas. Antabayanan ninyo sa ilang sandali ang mga piling-piling awitin sa DZME playlist. Susunod na. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Issue. Maangang na komentaryo sa iba't ibang usapin ang hatid sa inyo ng veteranong broadcaster Mike Abe sa Gising na Panguna Pilipinas. Gising na Panguna Pilipinas. Isang buong oras na diretsyang pagbatikos sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. Gising na Panguna Pilipinas. Sino ka man ay hindi inuurungan basta't nasa katwiran. Kilala sa kanyang kredibilidad kaya naging takbuhan at sumbungan ng mga pinagsasamantalaan. Gising na Panguna Pilipinas. Napapakinggan.